Tapos, meron pa po kayong ginagawang iba, yung heritage tour? Yes. So, nitong January at saka noong February, ang dami yung heritage tour. Tapos na ba yan? Ongoing pa itong tour na to, and we see, you know, we hope to sustain this in the years to come or months to come. Kasi po, ang part ng ginagawa namin sa, yung advocacy namin sa LRMC is for people to see transport or public transport, and in this case, rail, as not only a way to get from office to house or house to office, yung parang very transactional lang yung relationship nila sa railway. Pero gusto naming mapakita na merong ibang magagawa. And may other reasons pa, no, to ride the train. And part of it is using, you know, train as a way to learn more about our history, our culture, arts, no? And dahil nga po ang LRT1, as I shared kanina na heritage line, very historical po yung ating railway na ito. So, to give honor and tribute to that is to, you know, encourage people to take the train po and to discover ng history. So, meron tayong tinatawag na LRT1 Heritage Transit Tour. So, we worked with Renacimiento Manila. Ito po isang advocacy group. They were advocating for rebirth of Manila dahil po marami sa atin, yung mga nakatira dito sa Metro Manila, minsan may marinig ang comments, ay, hindi pa ako nakakapunta sa museum na yan dahil nauuna nilang puntahan yung ibang bansa o ibang probinsya. Pero yung neighboring sites or even historical sites, hindi nila napupuntahan. No? So, yun po yung advocacy nila. So, we partnered with them dahil we share the same cause, no? Dahil really promoting yung history and culture natin. So, nung November po last year, nakipagtulungan kami sa kanila and to launch this. Baling sa tour na ito, kumbaga, compared to your usual tours na nasa van ka, iikot kayo, ito po, it's a walking tour and to go from one place to another. So, you walk and ride the train. So, and then it comes with a free beep card na only rides for the day. For the day, okay. Yes, para kung matapos na lang half-day tour. Hanggang pa-uwi, no? Oo, pa-uwi or they can enjoy, you know, the rest of the day, mag-shopping sila or kumain sila. Pwede pa rin nila magamit yung kasama na beep card dahil only siya for LRT1 that day. Meron ba yung schedule this week na heritage meron tour? Meron po, March 17. So, twice a month yung tours natin. No? Ina-announce naman yan sa Facebook page namin. And for this upcoming weekend, no, yung mga wala pang plano this weekend, meron po on March 17. So, it's from 9 a.m. to 12:30 noon. Okay. Paano sila, let's say, interesado sila, paano sila pwedeng ano yan? Meron lang pong, merong registration link, no? Nasa Facebook page din namin, they can visit po, Light Rail Manila Corporation, and yung partner namin dito yung Renacimiento Manila. So, yung kasama sa tour na ito, apat na stasyon. Okay. Central, Carriedo, Vito Cruz, and UN. Uy, and ang maganda dito is, yung storytelling na, did you know, yung dating pangalan ng United Nations? Okay. Opo, mga ganyan pa. So, malalaman nila yan sa tour na ito. And then, yung maganda rin dito is kasama dito yung access or entrance to National Museum of Natural History. Yung bagong museum. Oo, dyan sa, lang yun. Sa may UN eh. Sa UN, yes. Yeah. So, yun po. A very, so far po, ongoing nga siya. And every month, no, we have at least one or two and over 100 na yung mga nakasali, no? Okay. Wala naman limit ito. Kahit ilan, pwede? To maintain the more conducive environment, nililimit pa to 20 at per tour. Per tour. Oo. Kasi kung masyadong malaki, parang hindi mo na may enjoy makinig. And also, safety rin ng group, parang mas madaling ma-manage. But we're studying po on how we can roll out more groups or kasi even larger po, groups. Mga, kung may nakikinig sa atin, mga teacher po, di ba? May eskwelahan. Dalin po ninyo mga estudyante po ninyo. Sa halip na dalin nyo sa mall, ba't dalin nyo na lang dito sa Heritage Tour, di ba? Siguro, baka pwedeng makipag-coordinate sa inyo. Let's say, mga 100 estudyante o 50 estudyante. For mga customized or mas may gusto silang
They can get in touch na lang with us po. And then, we can work something off for that. Oh, very good, very good. So, hindi lang ito yung... ito yung nung nagkukwentuhan kami kasi ni Jackie. Itong trend po natin, o ang mass transport po natin, nakikita lang po yan bilang mula bahay, papuntang trabaho, eskwela, tapos pauwi hanggang bahay. Pero sa ibang bansa, ang public transport po nila, ginagamit po yan, hindi lang po sa mga ganyan, kundi sa pagliliwaliw din po. Sa pag-aaliw po, pupunta ng sinihan, mamamasyal, kakain, magka-club, magbabar, magkipagkita sa mga barkada, tren mass transport ang ginagamit nila. So katulad nito, mass transport, tren, LRT1 gagamitin natin para lang po mamasyal sa UN. Actually, nandyan po ang Luneta sa may UN. Nandyan ang National Library sa banda dyan, di ba?